nila mga nilalang silang ito yung nangalang para magbigay kulay sa karagatan. Mga tawag-hari sa bahura. Ang mga nudibra. Ngayon lang ako nakita ng ganito kalaking nudibra. Singlaki ng isang kuneho. Ngunit sa likod ng kanilang dekorasyon, may tinatago rin pala silang pagiging romantiko. Ang kanilang kakaibang mundo, walang lalaki, walang babae. Pareho silang magbibigay ng itlog sa isa't isa. At parehong magbubuntis. Ngunit muntik lang hindi sikatan ng liwanag ang lugar na ito. Dahil nalapit sa Malanudibrang Sanctuary dito sa Pagabas Bay, Calatagan, Batangas, nangyari rin ang poetry dito lamang huyo. Sana lang huwag lang maulit yung oil spill na yon. Maging maingat yung mga barko na nagkakarga ng mga langis. At syempre, yung pinaka-importante yung mga isda, yung corals. Sila talaga yung mga apektado eh. Ika-apat ng huli nang malaman ni Mang Vicencio na nagkaroon ng oil spill sa kanilang lugar. Kung patuloy naman yung pagtatapo ng mga langis sa ating karagatan, kawawa naman yung maliliit na isang katulad namin. Number one, maapektuhan. Hinahangaan ang berde pasin sa buong mundo. Kung sila ay maapektuhan, problema, hindi raw paagad-agad natin malalaman. Dahil ang langis ay maaaring magdulot ng cancer. Common cancer, it will take, what, 20 years bang mag-apekto. Ay, itong petroleum product, may mga cancer coating agents na. Unless mabigrade yun, ano, it will stay there, it will support ng cancer. Kulang-kulang isang hektarya ang lawak na inabot ng naganap na oil spill. At hindi man naging maubong na balita tulad ng mga balitang oil spill ngayon, inanda ito ng mga residente rito. Nung umabot dito yung oil, pinakpan niya yung mga ilong, yung mga ugat na ginagamit ng mga mangroves para makahinga, makasipsip ng nutrients. Kaya ito yung nagiging posibleng threat sa kanila. Threat din ito sa mga naninirahang wildlife dito, tulad nito, isang crab. Hindi na kinaya dahil mga crab dyan sa nakatira sa soil, sa buhangin na nakapaligid sa mangrove. Ayon sa mga eksperto, taon muna ang bibilangin bago makita ang tunay na epekto ng langis sa mga bakawan na ito. Sino ang makakalimot sa nangyari sa Kitaran noong 2006? Kung saan 2 milyong litro ng langis ang tumapon sa karagatan. Nang bumalik doon si Doc Burns noong Nobyembre ng 2009, 3 taon makalipas ang oil spill, nakitaan pa rin nila ito ng bakas. Kung maghuhukay tayo dito, makikita natin agad na yung mga natirang langis na andito pa rin. Kaya nakikita, lumalabas na yung layer ng lupa na hanggang ngayon, itim pa rin. Langis pa rin. Patawan, nakita ko rin ang problema, napansin ko rin sa ibang lugar na nagka-oil spill. Kung sa problema ng oil spill, may ilan-ilan lang na responsableng dapat managot. Sa problema ng basura, sa palagay ko, lahat tayo guilty para mangyari itong ganitong problema ng kalikasan. Sa mga palad, di pa nahuhuli kung sinong may sala sa naganap na oil spill sa Batangas. Matapos ang trahedya, umalis agad ang 7 barko nakaparada malapit sa Bakawan. Kasi ito nakaparada mga malalaking vessel. Ang sagot sa amin dyan ng LGU ay temporary na himpilan ng mga international vessel. Ang pinagtataka nga lang namin kung temporary, sana hindi nagkatalang ilang buwan o nagtatagal na isang taon. Sabihin man na agapan ng sugat, kalikasan na makakapagsabi, kailan sa tuloy ang pag-iinom. Maliit man o malaki ang isang oil spill, katotohanan, ang langis ay hindi natural sa karagatan. Ito ay krimen laban sa kalikasan. Hindi dapat palagpasin at dapat may panagutin. Ako si Kibo Rusya, born to be wise.